teacher Kristinna and welcome to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Yan, so sa video na to ay i-share ko sa inyo ang A Day in a Teacher's Life in the New Normal. So alam natin na new normal na ngayon, so sa bahay tayo nag-work. So ngayon na ipapakita ko sa iyo is a part of my life. So schedule kasi namin ngayon ng first virtual parent teacher conference. So makikita nyo ngayon yung setup kung paano kami nagkaroon ng virtual conference via Zoom app. So kung ready ka na na panoorin at siguro meron akong may i-share sa inyo na learnings dito, so let's begin. Principal ng Paaralan ng Emmanuel, please welcome po Mrs. Edith J. Soriano para sa kanyang opening remark. Inaantayan natin syempre itong ang LCP or ang ating Basic Education Learning Continuity Plan. So syempre sa title pa lang medyo mahirap siyang alamin kung ano ba yung meron dito sa Learning Continuity Plan. Syempre basta alam lang natin na ito ay para sa magiging pasukan sa darating na pasukan ngayong August 24. So, upang malinawan tayo kung ano nga ba ang LCP or ang Learning Continuity Plan, dediretso na po tayo sa ating topic. Unang-una po ay sa survey. So, ito po yung survey na ginawa sa inyong mga parent at kinolekta po namin yung mga results ng survey. At ngayon po ay ipe-present po ng ating guro dalawa ng paral ng Emmanuel na si Binibining Rona M. Chavez. So, Ma'am Rona, pwede nyo na pong i-present ang ating survey. Thank you po, Ma'am Rona Chavez, sa inyong pag-share sa aming lahat kung ano yung naging result ng survey na nagmula or nasinagutan ng mga parents natin. So, muli nga, ang lumabas po sa ating learning modality na gagamitin natin ngayong darating na pasukan para sa pag-aaral ng mga bata is modular learning. Muli po, ang gagamitin po natin is modules or modular learning. So, yun po sa bahay, magsasagot yung mga bata. So, yan, tuloy na po natin para paano ba nila sasagutan to, paano ba makukuha yung modules. Narito po ang ating process flow. Ano ba yung magiging process ng ating LCP, tinatawag ko po si Ginang Jennifer E. Modelo para sa pagpapaliwanag ng magiging process or ng process flow. Ma'am Modelo? Okay, so pagkatapos po ng survey na i-discuss ni Ma'am Rona kung saan nga modular learning ang ating gagawin sa pasukan at ang process flow naman kung saan every Saturday is magkakaroon ng pagbibigay at ng pagre-retrieve ng modules, ito po ay sa paaralan. So, kung hindi po natin nailista or natandaan yung mga schedule na sinabi sa atin ni Ma'am Modelo kanina, so, ang minutes naman po ng meeting na to ay ipadadala rin po namin sa inyo upang mabasa nyo rin po at mabasa rin ang mga hindi nakadalo sa ating pagpupulong. And yun po nga pala, yung mga hindi pa po naka-add sa group chat ng ating mga parents, meron po tayo dibang group chat na lahatan para sa school, lahat ng parent at teachers. Meron na rin po tayong group chat sa messenger ng kanya-kanyang grades. So, makipag-coordinate po tayo, mga parents, sa mga advisors ng ating mga anak upang mapa-add po tayo sa group chat kung sakaling hindi pa po tayo kasali dito. So, bilang pagpapatuloy po ay dadako na po tayo sa contingency plan. So, ano nga ba yung contingency plan natin dito sa darating na pasukan dito sa new normal? So, ngayon po ay present po ba si Ma'am Lea Lopez? Ipe-present po ito sa atin ni Ma'am Lea Lopez, katulong po ang ating principal na si Ma'am Edith J. Soriano. So, sila pong dalawa, si Ma'am Lea po bilang master teacher ng ating paaralan at si Ma'am Soriano po bilang principal. So, ngayon po, pwede na po nating i-present ang ating contingency plan. Kung naintindihan po naman po natin ang ating ang contingency plan na ipin
comment po ni Ma'am. Okay, kung naintindihan po natin ang contingency plan na ipresent po sa atin ni Ma'am Lopez. So, dadako naman po tayo sa daily routine. O sa, pero bago po yun, remind ko lang po ulit. Pwede po tayong makipag-contact sa mga teachers, parents and teachers sa pamamagitan ng Facebook. Pwede rin po through cellphone, text, or call. And kung wala pa rin load, so marami naman pong paraan para makipag-coordinate tayo sa parent kung sakaling may katanungan. So yun po. So dako na po tayo sa daily routine na ipipresent. So ang daily routine po ay ipipresent po sa atin ni Ma'am Teresita M. Haen. Ma'am Haen, pakipresent na po ng daily routine. Salamat Ma'am Haen. Siguro naman po ay naging malinaw sa lahat kung paano yung gagawin nating daily routines. So, kung ano naman yung daily routine na ginagawa nyo sa bahay. Kasi sa normal na pasukan, syempre ganun pa din naman. Yun nga lang, hindi sila papasok sa school. Diyan pa rin sila papasok sa inyong tahanan. So, additional lang po sana ay mag-provide po tayo ng space para sa mga napag-aaralan ng mga bata. So, learning area or learning table. So, may kahit small table man lang or area kung saan tahimik. Na kung oras ng aral ay oras ng aral. At kung oras naman ng laro, meron din silang oras para sa paglalaro. Kasi sa school naman, hindi lang naman sila nag-aaral. Siyempre, naglalaro din naman sila. So, kung ganun sa bahay, ganun din. So, tamang paghahati lang po ng oras. So, kung nahihirapan tayo, kayo bilang magulang, kasi kayo yung magiging teacher na ngayon sa tahanan ninyo. Online ng personal for research lang kung mayroon silang pang research para sa lessons. Or yung online na para makipag-communicate sa teachers na lang po. Ganun po yun. Ayan, sino pa po may katanungan, pwede po ulit. Meron pa po bang may tanong? Pwede pa po tayong mag-chat. Nataw pong 8 pieces pa din ang notebook ng mga bata. Kasi, yung notebook po gagamitin sa pag-jot down ng notes. Kasi kung tuwing Sabado ay isosoli yung modules, wala na pong kopya ang inyong mga anak. So, kailangan pa rin yung mag-notes sa notebook. So, kaya sabi namin 8 notebooks para hiwa-hiwala yung subject. Hindi siya maghahalo-halo. Kasi sigurado naman sa loob ng isang taon, mapupuno nyo pa rin ng mga bata yung notebooks nila. Yung mga importanteng notes po, pwedeng isulat sa notebook. Hindi naman ibig sabihin ay kukopyahin nyo yung laman ng module. Siguro naman po ay okay na. Kung sakaling may nakalimutan pa kayong itanong, ngayon, pwede pa naman po mamaya mag-message ng another sa mga group or sa teachers, sa mga advisors. Pwede pa po. Okay, so kung okay na po, pwede na po tayong mag-closing program. Yan, since naka-isang oras and 48 minutes na po tayo sa ating virtual meeting, muli pong ibinabalik ko sa inyo ang pangulo ng faculty, ang guro ng baitang tatlo, si Ma'am Teresita Haen, para po sa closing remarks. So yun po, nag-closing remarks na po ang pangulo ng ating faculty ng Emmanuel. So ito po ay hindi huli at hindi una lang at hindi huling virtual meeting natin. Una pa lang po ito. So, kung pag-testing pa lang natin siya, so pag-practice natin ang pag-attend dito sa virtual meeting para sa second parent-teacher conference, ay available na rin po tayo at alam na natin gamitin or mas gamay na natin gamitin itong online tool na to kagaya ng Zoom. So, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa ating virtual meeting.
At ito po ay siguradong naging successful. So, ang minutes po ng meeting natin ay isesend rin sa ating group chat ng Emmanuel. Para sa mga hindi rin naka-attend, maaari din po nila itong basahin. At maraming salamat din po sa bumubuo ng ating program mula sa panalangin ni Ginang Ahena sa ating principal na si Ma'am Soriano, sa nag-present ng ating learning continuity plan, si Ma'am Rona, si Ma'am Modelo, si Ma'am Leia, si Ma'am Soriano at si Ma'am Haen. At sa closing remarks ay si Ma'am Haen po muli. Sa ating documentation committee, si Ma'am Carla Marvie Sarsada at si Ma'am Charisma Magpantay. At ang ating support, ang ating host ng Zoom, si Ma'am Diana Rose Gonzalez. At ang inyo pong lingkod, ang inyong MC, si Ma'am Kristinna. So yun po, kung okay na po tayong lahat, ay maraming pong salamat at...